Hi neighbors! For today's video, ako ay magluluto ng escabecheng tuyo. Pagkagising ko, ako na kagad ay nag-init ang tubig para magkape. Tanghali na nang ako ay gumising, wala na kasi akong client for today's video. Ika nga nila, every no is a redirection or protection from God, and He will direct us to our purpose. At kung ano man yung plano niya sa buhay natin, surely it is always for our good. Meron pa pala natirang paksiw na isda, kaya ito na lang yung uulamin ko. Kahit ano nga yung ulam, no, basta masarap at mabango yung kanin, nagaganahan talaga tayong kumain. Ito na nga yung cafe latte natin, este, gatas at kape. Kakainin ko na lang din yung overripe na saging, sayang naman. At kahit mga problema sa buhay, huwag pa rin natin kalimutan magpasalamat sa Diyos. Praise God for the blessing. Ang sarap talaga ng paksiw, lalo na yung sabaw niya. Mas masarap pa talaga ito kapag nagkakamay ako. Kayo din ba, inibos, mas nasasarapan kayo kapag nagkakamay? Bahala kayo at uubusin pa talaga itong sabaw ng paksiw. Mas nakakagana kasing kumain, lalo na't paresa ng mainit na kape. Munti ko nang makalimutan yung saging, pero overripe na talaga siya. Dito nga sa Jensen ay napaka-init. Sobrang init, lalo na sa panahon ngayon. Pero di pa rin kami pipigilang uminom ng mainit na kape. Shout out sa mga coffee lovers tulad ko. Pagkatapos ko ang kumain ay nag-check na din ako ng cellphone ko ng mga messages or any updates. Ngayong araw din pala ako ay pupunta ng downtown kasi meron akong ihatid. Pero bago ako alis, kailangan ko maglinis. Sinali ko na din linisan yung pinaglulutuan ko para ready na siya para pag-shoot ko kinabukasan. Eto na nga, at kunwari paalis na ako. Kunwari walang kamerang nakatingin sa akin. Ganito talagang buhay ng mga vlogger. Jeep yung lagi kong sinasakyan kung pumupunta ako ng downtown kasi mas mura siya. Ang mahal kasi ng mga singil dito sa amin ng mga tricycle. Relate ba kayong kataga dyan? Tapos lumipat na lang ako sa harapan para mas maganda yung view. Tapos ang daming tanong ni Manon driver sa aking camera. Sabi niya maganda daw ito pang vlog. Tama siya. Nandito na nga pala ako sa terminal. Buti mabilis lang yung transaction dito. Pagkatapos ay umalis na din ako. Paglabas ko, akala ko grabe yung tingin sa akin ng security guard. Pero nang zoom in ko, tinignan ko na mabuti, karton lang pala. Karton! Na-scam ako. At dahil malapit ako sa KCC Mall, naisipan ko dito na lang bumili kaysa sa palengke. Halos pareho na lang yata yung gasto kung mamasahe pa ako papuntang palengke. Bago pumunta ng supermarket, naisipan kong bumili ng fried taco. Una ko itong natikman sa Davao. Buti na lang meron na din sila dito. Sakto naman ako na lang yung last. At di na daw pwedeng ibenta yung pang display. Kain tayo! Nag-offer naman si Kuya na siya na daw ng video. Maraming salamat po! At syempre, kailangan din natin ng panula. Paborito ko talaga ang buko. Hanap ko ay juice. Kaso buko shake lang yung meron. Mas healthy kasi kapag juice lang. Kasi matamis din ito eh. Pero sige na lang kasi uhaw na din talaga ako. Sabi ni Kuya Guard, di pa daw pwedeng pumasok kasi meron pa akong pagkain. Kailangan ko pa itong ubusin dahil mabuti tayong ehemplo. Inihubos ko muna. Paglabas ko, naku po, umiitim na yung kalangitan. Ilang araw na kasing walang ulan din dito sa Jensen. Kaya sobrang init. Parang nakolekta lahat ng ulan sa araw na ito. Kaya kailangan ko ng bilisan ang pagbili. Ito talaga yung pakay ko sa supermarket. Tuyo. Ito pala ay flying fish or bangsi sa amin kung tawagin. Bumili na din ako ng ibang ricados. Katapos ay binayaran ko na at umuwi. Paglabas ko inibos, naku po, napakaitim na ng kalangitan. Kinabukasan ay niluto ko na kagad. Sinadya ko talagang damihan ng kamatis kasi the more the tastier. Sinlice ko na din yung kamatis at kinuha yung mga buto kasi itatanim ko siya mamaya. Sinlice ko na din ang bawang, bumbay, at luya. After na mainit na yung kawali, nilagay ko na yung mantika. Inudamihan ko talaga yung mantika kasi nasasarapan ako pag marami yun. Tsaka healthy naman siya kasi gamit ko ay coconut oil. Herbs. Tsaka mura naman siya, so no worries. Buti lang mura siya dito sa amin. Tapos ginisa ko na lang yung mga pampalasa. Hindi ko na hinihintay na maging brown pa kasi sinasabay ko na lang maluto, pati yung kamatis. Optional lang yung sili kasi mahilig talaga ako sa maanghang. Nag-add na lang din ako ng paminta at brown sugar. At nung malabot ang kamatis, nilagay ko na yung tuyo. Tapos halu-haluin lang. Ito pala yung challenge kapag gumagamit ka ng kahoy. Pero again, mas masarap yung luto kapag kahoy ang gamit. At dinagdagan ko na lang din ng tubig. At naghintay lang ako ng mga ilang minuto. At tapos na. Luto na ang ating escabecheng tuyo. Ayan, kainan ulit. Kinuha ko na din yung natirang paksiw. Sayang naman. At lagi huwag kalimutang magdasal. At kahit anong problema dumating sa ating buhay, kailangan pa rin natin magpasalamat sa Diyos. Praise God for the blessing. Nako, inibos. Ang sarap-sarap talaga ng escabecheng tuyo. Sobrang nakakagana siya ng pagkain. Di na din ako nagdagdag pa ng asin kasi maalat na yung tuyo. At syempre, mas masarap kung nagkakamay. Ito nga, naubos ko yung first batch ng kanin. Kailangan ng second batch. Pagkatapos ko ang kumain, ay tinanim ko na yung mga buto ng kamatis. Sana tumubo sila. Tara, kape tayo ulit. Yung nagkakape ka, tapos nalasahan mo yung tamis ng kahapon na di na pwedeng balikan. Narks! Okay lang yun, kahit di na pwedeng balikan.
balikan, at least meron kang natutunan. Yun naman yung importante, di ba? Nakaka-relax talagang tignan yung habang nagkakape ka tapos berde yung tanawin mo. Kahit simple yung buhay, mapapasabi ka talaga ng thank you Lord. Hantod derira, dagang salamat sa paglantaw. God bless you.